Ang dami kong mga gusto. Kung ano-ano. Masosyal ah. Nagta-travel ako. Iba-iba yung mga items talaga nakikita nila sa akin. Kahit ako nagsasawa ako, kunwari, puro gold. Kinabukasan, iba na naman. Mm. Mga diamonds naman. Meron kang mga LV na bag? Ah, oh, meron. Chanel, Dior, and kung ano-ano. Tumayama ka na ngayon. Tatlong work ang ginawa ko sa Japan. Ano trabaho? 7-Eleven. Nag-staff ako doon sa umaga. Tapos sa hapon, hotel. Bebeddings ako. Hmm. Tapos sa gabi, club. Asipag mo, no? 3 hours, siguro. Maswerte na. Natulog. Ano yung pinakamahirap na karanasan mo bilang empleyado? Yung mga bills ko. Hindi ko ma-reach kahit anong trabaho eh. Parang yung lifestyle ko, hindi ko makuha. Kailangan ko nang humanap ng diskarte. Kailan yung turning point na nag-decide ka na sawa na ako sa ganitong buhay, magne-negosyo na lang ako? Ginawa ko yung mga item namin sa bahay, yung mga hindi ko na ginagamit na bag, iniipon ko yun, ni-live sell ko, nakakuha ko ng pera. Doon ako nag-start. Ibig sabihin, may kita sa luho? Oo. Sige nga, paano nga yan? Na-interest ako dyan ah. Ang mga opinyon at pananaw na ibinabahagi ng guest sa programang ito ay hindi kinakailangang sumasalamin sa host, sa show, o sa mga kumpanyang kinabibilangan ng mga ito. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na laging espesyal ang ini-interview natin dito dahil espesyal na kwento ng tagumpay ang ibinabahagi namin sa lahat ng episode ng RDR Talks. So ang kasama ko ngayon, siya po ay nagbebenta ng mga jewelries, mga luxury items from Japan, nakababayan nating Pilipino na ngayon nandito sa ating studio. Gusto kong i-welcome nating lahat ang ating bisita for today. Walang iba kundi si Boss Jeffrey Ann Tanaka. Konnichiwa. Konnichiwa talaga. Kamusta buhay sa Japan? Okay naman, kaya lang medyo dumami na rin talaga yung mga online seller na kagaya ko. Kasi kaya kita na-invite sa ating interview, no? Kasi naku-curious ako kung paano ba yung online selling sa ibang bansa. Kasi dito ang dami nagla-live selling. So maraming nagbebenta online, bebenta sila ng mga shorts, damits, ukay-ukay, mga sapatos, mga apparels and all. Sa Japan, paano nyo ginagawa? First, yung lisensya. Importante yan. Ah, may lisensya ka agad? May lisensya. Kasi yung mga shop na mga binibilan tsaka yung mga factory, yun ang number one na hinahanap. Kasi in case merong mangyari, number lang nung license namin, malalaman na kaagad kung nasan kami. Ah. Uy, ang galing. Ibig sabihin sa Japan, before maging live seller, kailangan mo na license? License. Yun kaagad yung unang-unang tinuro sa akin ng biyanan ko. Kasi takotin sila. Kasi di ba mahigpit sa Japan. License is considered as business permit. License to sell. Kukuha ka ng item eh. So yung item na yun, lalo na luxury, may tendency baka mamaya nakaw, may mga code. Example, nakabenta ka ng fake, matatrack ka nila. Yes. O kaya, nakaw yung LV or yung Rilo, may mga code yan, malalaman nila kung sino nagbenta. So, importante talaga lisensya. Pag nag-live sell ka doon, nakita ka ng government na wala kang license, ano ang sanction doon? Pwedeng kumpiskahin yung mga item mo sa bahay. Second, yung tax. Importante rin yan. So, kailangan, kumuha ka rin ng license tapos tax. Magka-connect yung number na yon. Kailangan talaga lahat yun meron ka. Kumbaga, regulate ano? Mahigpit sa Japan. Okay. Dito kasi sa Pilipinas, magbili ka lang ng item anywhere, tapos i-post mo, mag-live ka sa TikTok or mag-live ka sa Facebook, wala namang license na hinahanap. Before, ganun din yung una kong ginawa. Kasi may nakita ako nagla-live ng mga bag. So, wala akong puhunan. Oo. Ginawa ko yung mga item namin sa bahay, yung mga hindi ko na ginagamit na bag, sa kapatid ko, sa mama ko, iniipon ko yun, ni-live sell ko, nakakuha ko ng pera. Oh, doon ako nag-start. Pero kumbaga, ginawa mo siya nang wala kang lisensya wala muna. Wala pa akong lisensya. Kaya takot pa ako noon. Nung nakita ko na nag-grow, dumadami na yung items ko, nakakabili na ako ng marami. Sinabihan na ako ng mga kaibigan kong Japanese na, teka, delikado yan, kailangan may lisensya ka. Siguro mga 3 months pa lang ako nagla-live selling nun. Kumuha na akong lisensya. Sa akin, parang mabigat yun kasi ang mahal eh. Parang nasa 15 to 18,000 pesos. Pero lifetime na yun. Okay. Ano yung mga fast-moving item sa lahat ng mga binibenta mo? Bago kasi ako dumaan sa jewelry, mga used bags, ang una ko nang binibenta. LV, ganyan. Mga Coach, MK, yan. And then, nung
time na yon, marami na nagbenta ng bags, 'di ba? Nag-pandemic. So hindi nakakalabas sa mga tao. Outlet ang tinira ko. Mga Adidas, Nike, talaga nagbagsak sila ng presyo. Oo. 300 pairs ng sapatos. Ano nabebenta mo? Nabebenta ko a week, pati mga damit. Kada linggo 150 pieces. Inikot ko talaga lahat ng outlet sa Japan. So nakabili ako ng high ace kasi hindi nakasya dun sa van ko. Ako nagda-drive, tatlong outlet niikot namin. Ang mga customer mo, Pinoy? Pinoy. Saan ka nagbebenta sa Pilipinas? Iba-iba, merong mga Pinoy sa Japan. So nagpapadala ka ng produkto dito? Yes, oo. Ano yung naging start mo, background mo? BPO ko dati. Dito sa Pilipinas? Dito sa Pinas. So 3 to 4 years ata ako nun. Wala, mababa sweldo eh. Parang yung lifestyle ko, hindi ko makuha kasi dalawa yung anak ko. Tapos nayaya ako ng tita ko na mag-tiyangge. Nung nag-bazaar kami, nag-start lang ako, mga 15K. Okay siya, umiikot. Saan kayo bumibili ng mga supplies? Divisoria. Okay. Yung nag-tiyangge ka, ano yung mga paninda mo nun? Mga gift items. Kung ano-ano, mga mugs, mga pangregalo. Kasi Burmans, talagang malakas. Bakit madiskarte ka? Kailangan nang magpursige. Kailangan ko nang humanap ng diskarte. Para sa mga anak ko, hindi ako makaalis kasi maliliit pa sila. Nag-BPO ako. Limang resume, dala-dala ko. Nagpupunta ako ng Makati. Nagpasa talaga ako dyan. Tapos hanggang napunta na ako sa international account, tinawag na ako ni mama na bakit ka nagtsatsaga dyan. Nakagraduate ka ba? Nakagraduate ako. Sang school? Thames International School. O social ah. Nung tinawag ka na ng mama mo, paano yung dalawang anak mo? Iniwan ko muna sa father nila. Nung naging okay na ako sa Japan, umuwi ako, kinuha ka na sila. Okay. Mm-mm. Pagdating naman doon, syempre wala naman akong business. Uh-oh. Tapos hindi pa ako ganun kagaling mag-Japanese. Tatlong work ang ginawa ko sa Japan. Anong trabaho? 7-Eleven. Nag-staff ako doon. Okay. Sa umaga. Tapos sa hapon, hotel. Bebeddings ako. Mm. Tapos sa gabi, syempre, club. Ang sipag mo, no? 3 hours, siguro. Maswerte na. Natulog. Kasi uh-oh, kailangan ihatid ko yung mga bata sa school eh. Ano yung pinakamahirap na karanasan mo bilang isang nagtatrabaho or empleyado? Siguro, yung mga bills ko. Hindi ko ma-reach kahit anong trabaho eh. Bumibigay katawan ko. So, 1 to 2 weeks hindi ako makapasok. Totoo ba yan? Nakapagka-empleyado ka, nakakulong ko doon sa tinatawag natin na rat race. Totoo yun. Kasi, nung time na yun... Teka lang, malaki sweldo sa Japan ah. Malaki talaga. Oo. Pero malaki din kasi yung mga bills. So, ibig sabihin yung mga kababayan nating OFW na nagtatrabaho sa abroad, ang hindi naiintindihan ng mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas na hindi komo, malaki ang sweldo nila dyan sa abroad, eh, maalwa ng buhay nila. Hindi totoo yun. Ang dami kong kakilala talaga na mahirap na yung buhay nila doon, ang hirap pa nila para magpadala sa Pilipinas. Tapos yung mga kamag-anak dito feeling entitled. Correct. Na kung makahingi, wagas. Kung mag-demand, wagas. Hindi ninyo naiintindihan kung gaano kalaki ang sakripisyo nung mga mahal nyo sa buhay na nasa abroad. Which is, naranasan ko yan daw. Kasi paano? Nag-iisa ako eh. Oo. Dito sa Pilipinas before. Si mama nasa Japan. So nung may anak na ako, hindi ko mabigay sa kanila kung ano yung gusto nila. Tinanay ko, yung ginagawa ni mama, punta ako ng Japan. Na-realize lahat talaga. Na yung palang pinag-aral ka sa international school na itinawid ng nanay mo yung pangmatrikula mo, mm-mm, eh hindi pala biro yung pinagdaanan nyo doon. Guilty ka doon na feeling entitled ka din. Sobra, sobra. Talagang ang daming nasayang na opportunity ng mga oras na yun. Talagang mahal na mahal ka na nanay mo. Mahal talaga ako ni mama. Swerte mo sa magulang, no? Oo, syempre. Kasi kahit single mom, may anak kang spoiled brat. Ang hirap nun. Sobra. Ikaw ba pagka hindi mo gusto nung bata ka, nagtatantrums ka? Oo. Ganun ako. Talaga hindi mo ko makikita sa bahay. So ikaw, amidado ka na sort of black sheep ka rin nung bata ka? Oo. Makulit ka? Makulit ako. Adventurous. Ang dami kong mga gusto. Kung ano-ano. Magulo yung isip mo. Hindi mo alam ano yung gusto mo. So, nung ikaw na yung nilagay ng Diyos dun sa sitwasyon na ikaw din yung nagkaanak, ikaw din nagkapamilya, dun mo naintindihan kung gano'ng kalaki yung sinakripisyo ng magulang mo sa'yo. Oo. Sobra. Anong masasabi mo dun sa mga batang spoiled brat ngayon na yung mga magulang nila nasa abroad? Pag wala ka pa dun sa posisyon na yun, hindi mo malalaman eh. Pero pag ikaw na, nagkaroon ka na ng family, nagkaroon ka na ng anak, iba na. So, kailangan mag-pray, start pa lang, nasa ayos na. Tsaka dapat talaga marirealize nila na hindi habang buhay nandyan si mama mo or papa mo, di ba? Kaya ang swerte ko kasi nandyan yung mama ko, siya pa rin yung nakaalalay sa akin. Bakit hindi ka nalang umasa sa nanay mo? Totally ni-spoiled ka naman. Hindi naman habang buhay nandiyan si mama. Tumatanda rin si mama. So ako, gusto ko din masuklian, mabalik kung ano yung mga nabigay niya rin sa akin. Right. Kailan yung turning point na nag-decide ka na sawa na ako sa ganitong buhay?
magne-negosyo na lang ako. Before ng pandemic, may nakita ko opportunity yung mga nagla-live selling sa Japan. Gusto ko to. Gusto ko magbenta. Kasi nagchachanggi na ako before dito eh. Oo. Paano kaya to? Nagtatanong ko, ate, paano kaya yan? Ay, naku, mahirap yan. Kasi malaking kapital yan. So, problema kagad. Oo, problema kagad. Hindi pa ako nagsisimula. Paano kaya? E di, pinanood ko yun araw-araw. Hindi ako bumibili, nanonood lang ako. Paano sila sasalita? Paano magbenta? Nag-start ako, kumuha ko ng mga gamit ko. Una, hindi ako nagsasalita sa live selling. Talagang pinapakita ko lang. Bakit? Nahiya ako eh. Kasi makikita ko ng mga friends ko eh. Tapos, nung nakita ko na naaba nakabenta eh, dumobli yung pera mo. Yun na. Sabi, wala na akong pakialam. Kailangan to ng mga anak ko. Kuminto yung pagiging spoiled brat mo at binaba mo talagang sobra yung ego mo at binaba mo yung pride mo kapag ka dumating ka na dun sa urgency ng buhay mo na may anak ako. Oo. Na may pangangailangan ako, may kailangan akong sustentuhan, kailangan kong mabuhay, wala na akong pakialam kay si Hodang anuman ang sasabihin ninyo. Correct. Gano'ng kahirap yung mga unang live selling mo? Siyempre, yun nga, nahihiya ako. Wala ka pa masyadong viewers eh. Ilan nanonood sa'yo nun? Lima. Lima, tatlo. Tapos baka nanay ko pa yun. Isa doon. Tapos maalis pa, may babalik. Tapos later on, bumabalik sila siguro. Word of mouth, okay dito. Ayun, bumabalik-balik naman na sila. Hindi ba pumasok sa isip mo na huminto na lang? Kasi wala namang nanonood sa'yo eh. Isang beses huminto ako. Ang konti pa rin ng sales ko eh. Nag-factory ulit ako. Okay, so nag-quit ka din. Hindi naman sa quit, pero sabi ko, hatiin ko sa umaga, factory, tapos sa gabi, live selling. Nung time na yon, dumami na yung customer. Nahirapan naman ako. After ng factory, kailangan sunduin ko yung anak ko, tapos magluluto pa ako. Nahirapan na naman ako. Nagpaalam na ako talaga. Umabot din ako ng mga 8 months sa factory. Yun na, doon ako nagdiretso. Nag-live selling. Live selling. Ano yung mga tips mo sa mga nag-uumpisa mag-live selling din? Huwag silang mag-give up kahit na wala masyadong viewers. Dire-diretso lang ang pagla-live. Kasi doon makikita yung mga tao na, ito consistent to. Yes. Kasi syempre yung iba, hindi ka kilala eh. Doon ka lang nakikita, diba? Once na huminto ka, magtataka sila, teka lang, bakit huminto? Ano nangyari doon? Kailangan, meron silang consistency. Ang first pala na nabanggit mo kanina, yung sa case ninyo sa Japan, is yung certification. Oo. Kung dito naman yan sa Pilipinas, kailangan ang bibili nilang mga item, yung mga quality. Oo. Okay. And then second, pagka may item ka na, consistency. Paano kung walang nanonood? Ialok mo dun sa mga friends mo or kaya i-share mo pa ng share. Huwag kang tumigil. Post ng post. Kasi kahit hindi sa live selling, yung post ng picture lang, may bibili sa'yo eh. Ah, ganun? Oo. Habang nasa live ka na, ano pa yung pwede mong maging tip sa kanila? Ingat din sila sa mga, syempre, hindi mga legit. Kailangan, kagaya ko, license ako, pati sa mga factory, nakapasok talaga yung company ko na pwede akong bumili ng multo sa kanila. So dapat hahanap din sila talaga ng mga ganun. Okay. Ano yung para makakuha ko ng attention para manood yung mga viewers ko? Ano kailangan kong gawin? Siguro yung pagiging unique na dapat matatandaan ka ng tao. So branding din pala yan. Oo. Branding yan ng sarili mo. Na. Ikaw ano unique sa'yo? Yung nakikita nila na nagta-travel ako. Nakikita nila iba-iba yung mga items talaga nakikita nila sa akin. Ah, okay. So ang unique sa'yo is yung mga items ng paninda mo. Kahit ako nagsasawa ako, kunwari, puro gold. Kinabukasan, iba na naman. Mga diamonds naman. So talagang ako, may schedule ako dyan. Every week, kung saan ako nagla-live. Hindi ka nagla-live sa isang lugar? Malalayo ang pinupuntahan ko. Minsan nagpe-plane pa ako para lang makapag-live dun. Ah, ganun? Mm-mm. Dinadayo ko talaga. Hinahanap ko yung mga items na mga mura. Magpapaschedule ako dun. Bibigay ko yung license ko. Kailan ako pwede mag-live dyan para mapakita yung items ninyo. How do you handle Joy Miner? Ay, hindi ko na pinapansin yun. Paano kung nag-mine, tapos binanggit mo siya? Mararamdaman mo naman eh kung Joy Miner. Ah, ganun? Mararamdaman mo. Kasi, unang-una, siguro sa profile, parang bagong profile lang to. Doon pa lang, hinuhold ko na yung item. Tapos ilalive mo ulit kinabukasan. Ilalive ko yun. 2 to 3 days. Pagka hindi talaga siya sumagot or wala mo lang binibigay na info, hindi to interesado. How about fake proof of payment? Kasi right after ng payment, sinecheck ka agad namin yan sa online banking. Okay. So, kita naman yun. May nag-attempt? Meron. Ibang pangalan. Nag-approach ako, hindi ko inaaway. Ang tip mo dyan is i-countercheck nyo kagad sa bangko. Countercheck. Kung pumasok. Correct. Okay. Right after, dapat check mo kagad. Tandaan nyo mga boss, mas magandang mag-ingat tayo kaysa magpadala kayo ng produkto kasi yung pinapadala nyo yung produkto, tangay pati puhunan nyo yan. Oo, correct. Huwag kayong magpapabudol. Huwag kayong magpapaloko dyan sa mga yan. Pangatlo, isa pang mga usually, return to sender. Paano mo i-handle yan? Halimbawa, nag-mine, binayaran pero hindi tinanggap kasi hindi siya satisfied sa quality or whatever gusto mag-refund. Wala pa naman ako na encounter na ganun. Kasi umpisa pa lang, meron na akong rules sa
sa page ko na pagka-open mo ng item mo, kailangan may proof ka sa akin na in-open mo yan, videohan mo or picturean mo, na na-receive mo yung item, na hindi siya sira. Kung hindi naman siya sira, walang reason para ibalik mo sa akin. What if mangyari sa'yo yun? Paano mo i-handle? Sa akin, meron nagbalik one time. Pinagawa ko. Ako nagbayad. Kasi sira naman siya talaga. Tapos, free na yung shipping. Ayun. Sinuli ko sa kanila. Okay. Kapag ka may return to sender, ibig sabihin, kung ano yung ine-expect na quality nung buyer, kailangan yun yung i-deliver ninyo. Correct. Kasi kayo naman mga live seller, kung ano-anong pangako sa langit, sa lupa, sa araw, sa buwan, lahat na pinangako nyo na maganda yung item, na legit yung item, pagdating peke, pagdating sira-sira. Importante bilang live seller, yung credibility mo din. Correct. Tsaka, number one, dapat wag sila mag-edit. Kasi yung kulay iba eh. Pagdating kay buyer, iba yung kulay. Talagang wala kaming filter kung ano yung makikita nila. After nila magbayad, full paid, mini-video ko yon. Pati size ng mga rings, kung ano yung pinaresize mo sa akin, pipicturean ko yan na ito yung size niyan. Yes. Yung item, bago ipack, talagang may proof ako. Yes. Bago ko isend sa kanya. Galing. Okay, so mostly, sa mga items na binibenta mo from Japan, ito lang yung nawawonder ako. Bakit napakaraming mga branded na second-hand na bag dyan? Tsaka mga gamit. Actually, kasi ang mga Japanese, more on luxury talaga sila eh. Pagka, syempre, may mga bagong labas, gusto nilang bilhin yun, ibibenta nila sa mga thrift shop o kaya sa mga auction. So, yung mga auction, bibilin. Mas mura. Tapos, ilalive namin. Ang mga Japanese, ang buhay nila is fashion. Marami nagtatanong bakit ba J-Fashion? Pangalan ko rin naman kasi is Jeffrey Ann. So, ginawa ko talaga siyang J-Fashion. Kasi talaga nag-iikot ako kung ano yung pwede kong mabenta ng mga good quality sa Japan. Bakit naman pagka sinabing Japan jewelry, bakit naman siya quality? Sa texture pa lang ng paggawa nila, sobrang ganda na. Talagang wala kang makikita mga lawit-lawit dyan. Talagang quality. Mataas ang rate ng Japan gold compared sa iba. Siguro dahil na rin sa mga taxes sa Japan. Yun nga, yung quality nila. Kaya mataas ang rate ng Japan. Kumbaga pagka naglabas sila ng jewelry, perfection talaga. Correct. Talagang wala kang makikita ng kamalian pagka sila gumawa. Pag Japan talaga. Okay. Meron kang mga LV na bag? Ah, oh, meron. Ano pa yung mga brand ang hawak mo? Chanel, Dior, and kung ano-ano meron tayo. Last time nakita ko may mga sapatos doon na binibenta 300,000-400,000 yes. Shoes. Yung collaboration with Virgil Abloh, Louis Vuitton, and Nike. Yes. Yung Off-White, Louis Vuitton, plus Nanga Nike. Nangayos yun, use. Ba't apakamahal? Mas mahal yun pag brand new. Kasi yun, hindi na yun naglalabas eh. Okay, so limited edition. Limited edition na yung mga yun. Oo. Pag binili mo yun ng brand new, mas mahal pa siya. Alright. Sa mga jewelry, ano yung mga specific line mo na mga best-selling mo? Siguro yung mga Kihei or yung parang kadena type. Yan, best-selling yan. Kasi ang bilis niya magtaas ng rate. Kumbaga, meron ka ng pang-forma. Investment pa. Ibig sabihin, may kita sa luho? Oo. Sige nga, paano nga yan? Na-interest ako dyan ah. Actually, last year, siguro yung 10 grams, nag-range lang siya sa around 35,000. After a year, ngayon, pumapalo na siya ng 45 to 50. Ang 10 grams pa lang. Isang taon lang yun. Suot-suot mo siya after a year. Naiyabang mo na, kumita ka pa. Ang galing. Oo. Ganun yung mga binibenta mong produkto. Oo. Meron kasi mga alahas before na binili nila 20 years, 30 years ago. Isinanla mo ngayon or ibinenta mo ngayon, parehas pa rin ang presyo. Bakit yung iba hindi tumataas? Bakit yung iba tumataas? Pero wala pa ako naririnig na ganun. Kasi talaga lahat ng alahas tumataas. Kagaya ng mother ko, matagal na siya sa Japan. Pagka bumili siya ng alahas, dati na, ano ko lang yung binili, 15,000 pesos eh. Pero ngayon, nagre-range siya sa 30,000. That was 5 years ago. Kaya doon din ako nag-decide na mag-jewelry, mag-luxury kasi kahit na matambak siya sa'yo eh, tumataas yung value. Oo, unlike man, sa galing. Unlike sa mga sapatos or damit. So kung gusto nilang mag-resell sa'yo, paano ka nila i-reach out? Contact lang sila doon sa page ko, sa J-Fashion. Okay. So pwede sila mag-resell ng items mo? Pwede. Pwede nilang i-grab yung picture, ibenta nila. Paano yung proseso mo nun? Payment first. Kung ilang piraso, meron din kami mga free shipping kung gano'ng kadami yung orderin nila. Paano naman kung gustong kumuha sa'yo ng wholesale dito sa Pilipinas tapos i-resell nila? Are you open for that? Oh, open, siyempre. Free shipping na yun kagad. Pero yung sa'yo naman, yung mga paninda mo, up-to-date ang ano niya, ang design niya? Up-to-date yun. Oo. Yun. Meron ako mga design na mga up-to-date tapos meron din ako mga subasta items. Ayun, gusto rin nila yun kasi matitigas talaga yung mga gold nun. Kahit nasabihin mo na, luma na yung design pero ang mga diamonds niya talaga makikinang. Tsaka na kumita na malaki. Dito na siguro. So mayaman ka na ngayon. Mas mayaman ka.
Kung kakausapin mo yung dating ikaw, ano yung sasabihin mo sa kanya? Ayoko maging dating ako. Gusto ko yung ngayon. Yun. Yung time na yung mas gusto ko sana naging matured. Can you say or can you express in this interview how grateful you are to actually have a mom like your mom right now? Sobrang grateful. Hanggang ngayon siya pa rin sumusuporta sa akin. Thank you. Talagang I love you, ma. Yung binigay mo sa akin, don't worry kasi bibigay ko yun doon sa apat na anak ko. Nagdoblehin ko pa. Galing. Diba? Nakakatawa because yung pagmamahal kasi sa magulang, yan yung may kasamang pagpapala talaga yan eh. And maybe the reason why pinagpapala ka ngayon, dahil binago mo ang sarili mo at naging mapagmahal ka na magulang at mapagmahal ka na anak. Congratulations. Thank you. Alright, so yan, baka meron kang gustong i-promote, meron gusto kang i-plug in dito sa ating interview. Pag mga interested sa mga resale ng jewelries, brand new or kahit na subasta, daan lang kayo sa page ko, J-Fashion. J-Fashion. Japan Online Selling. Alright, so mga boss, if hindi nyo pa nakiklik yung notification bell, please click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga new YouTube video. And of course, do not forget to follow and like us on our Facebook page, TikTok page, and also on our IG page. Pero mga boss, bago tayo matapos ngayon, gusto ko lang i-take advantage tong opportunity na to na ilalagay ko ngayon ang Facebook page ng J-Fashion Japan Online Selling ngayon sa inyong screen. Open siya ngayon for reseller, open siya ngayon for bulk orders, open siya ngayon sa mga items na legitimate na nasa Japan license po siya na seller. Kung gusto ninyong magbenta rin ng mga produkto from Japan, i-contact nyo na po siya. At kung may mga pangangailangan po kayo na produkto from Japan, do not forget also to follow her and like her page and message her directly. Kasi marami ho sa inyo, sa akin pa rin kayo nagme-message. So, nandyan na po yung page ng kanyang FB. Meron ka bang TikTok page? Meron din. TikTok siya ka, IG. Anong pangalan TikTok? J-Fashion. Japan Online Selling. So kung mahilig ka sa mga luxury items, mga bags, mga jewelries and all, ayan, follow nyo po yung mga page na yan. Pwede po kayong bumili sa kanila directly. Alright, so bago tayo matapos, ano ang gusto mong sabihin sa ating mga viewers? Sana supportahan niyo yung mga seller kasi syempre, sino pa ba magtutulungan tayo-tayo lang din, di ba? Galing. Alright, so thank you so much mga boss and God bless you all. See you on our next video.